it's me, Hef, and welcome to our channel. At bago mo sana simulan ang panonood ng video ito, huwag mo sanang kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated. At para sa mga kapwa kong mental health warriors, sana supportahan ninyo ang channel na ito dahil ito po ay para sa ating lahat. Bago ko po sisimulan ng video ito, magkaroon muna tayo ng konting disclaimer na ang lahat po ng sasabihin ko ay base po lamang sa aking sagiling karanasan, sagiling opinion, dahil magkakaiba po tayo ng pinagdadaanan, maanging ito ay epektibo sa akin, maanging sa inyo ay hindi. So, respeto lang po. So, sa video to, gusto ko sanang pag-usapan yung salitang pagiging productive. Since tayo nga mga may mental health issues or tayo mga mental health warriors, kadalasan nagiging problema natin yung sinasabi nating pagiging productive. Dahil kadalasan, kapag tayo ay inaatahin ng anxiety, ng depression or panic attack, andyan lang tayo nakamukmuk, andyan lang tayo sa isang tabi, gusto natin nakahiga lang tayo, nasa kama lang tayo, hindi tayo nakikipagsalamuha sa ibang tao, gusto natin naka-isolate lang tayo. And kadalasan pa nga ang nagiging problema ng iba, kadalasan sinasabihan na tayo na ang tamad-tamad mo, wala ka ng silbi dito sa bahay, wala ka ng ginagawa, andyan ka na lang nakahilata, papataba, pakain, tulog, parang ganon yung nangyayari, which is mas lalong nagiging torture yon sa atin, mas lalo tayong nahihirapang mag-adjust. Okay, para sa akin kasi, ang pagiging productive, hindi lamang yan tungkol sa paggawa ng mga physical activities like yung paglilinis ng bahay, yung paggawa ng trabaho, or yung paggawa ng mga kung anumang mga errands na meron kayo. Hindi lamang po doon nakafocus yung pagiging productive. Para sa akin, lalong-lalo na sa mga mental health warriors, ang pagiging productive is yung kung paano ma-handle yung sitwasyon mo sa araw na yon. Like for example tayo, kapag sinusumpong tayo ng depression or let's say panic attack, torture yun sa isip natin. Sobrang torture yun. Hindi natin alam kung anong gagawin natin, hindi natin alam kung paano siya i-handle, hindi natin alam kung ano nga ba yung mga dapat gawin. Pero still nilalabanan natin. Nilalabanan natin, kumbaga, tinatansya natin ang sarili natin, pinag-aaralan natin ang bawat sitwasyon o yung bawat atake sa atin kung paano ba natin siya maimamanage ng maayos. So imagine, doon pa lang sa sitwasyon na yon na nilalabanan mo yung sitwasyon mo, for me, productive ka na ng araw na yon or productive ka na ng oras na yon. What more kung halimbawang masurpass mo yung isang araw? For me, kahit wala kang magawang physical activity ng araw na yon, as long as na na-handle mo yung situation mo, na-handle mo yung panic attack mo, na-manage mo yung anxiety mo, for me, sobrang productive ka na nung araw na yon. Kasi, hindi lamang, kagaya nga ng sabi ko kanina, hindi nga lamang ito tungkol sa mga physical activities na ginagawa natin araw-araw. May kinalaman din ito sa ating mental abilities. Like for example, yung pag-handle ng mga situations natin. And also, syempre while nagmumukmuk tayo, hindi lang naman tayo basta nagmumukmuk lang, hindi ba? Andyan din yung may time na nag-iisip tayo, ano nga ba yung mga magagandang paraan para ma-handle natin ito, ano nga ba yung mga dapat natin gawin, or ano nga ba yung magiging future ko, or ano nga ba yung mga dapat kong gawin bukas, mamaya. Yung pa lang, yung pagpaplano pa lang ng mga ganung bagay, for me, productive ka na nun. Hindi lamang ito dahil nakapaglinis ka ng bahay, hindi lamang ito dahil sa mas nai-advance mo yung mga dapat mong gawin ngayon or dapat mong gawin bukas. Hindi lamang yun lahat na pupunta sa mga physical activities ang pagiging productive. As long as lumalaban ka, as long as na kinakaya mo. Actually, ito hindi natin namamalayan eh, mga mental health warriors. Kapag tayo ay inaatake, kadalasan ang complain natin ang hirap. Nahihirapan na ako, hindi ko na kaya. Hindi ko na talaga kaya. Pero hindi nyo ba napapansin na sa tuwing sinasabi natin yun, parang kusa na yung sarili natin na lumalaban, kusa na yung sarili natin na kinakaya, na kahit anumang hirap yung dinadanas natin,
still patuloy tayong lumalaban na parang kahit sinasabi natin hindi na natin kaya, still kinakaya pa rin natin. So for me, isa ka ng, para sa akin, yun ay pagiging productive na kung paano mo i-handle yung situation mo. So ikaw, kaya kapag sinabihan ka ng, let's say, sabihin natin ng mga kasama mo sa bahay na ang tamad-tamad mo, hindi ka kumikilos, hindi ka productive ng araw na yon, huwag po natin silang basta-bastang iintindihin. Like, kagaya nga ng lagi kong sinasabi, mag-focus muna tayo sa sarili natin kung paano natin i-handle yung situation natin bago tayo mag-focus or bago natin intindihin kung ano man yung sinasabi ng paligid natin sa atin. So, yun lang. Gusto ko lang sabihin sa inyo na anuman ang pagsubok, anuman yung problemang pinagdadaanan natin ngayon at pagdadaanan pa rin natin, kakayanin natin yan. Kinaya na natin yan kahapon, kinakaya natin yan ngayon at kakayanin pa rin natin yan bukas, at productive ka. Maniwala ka sa akin. So yun lang po. Maraming salamat at mag-ingat po tayong lahat. Bye!